Kasi meron siyang safety lock. Ito. So, hindi mo siya mahila basta-basta kasi meron siya safety lock. So, kailangan twist mo lang siya. Pag-twist mo, tsaka may pull yung feet. And then, aim the nozzle. Ito yung nozzle sa dulo. Ito yung nozzle. And then, squeeze the level. Ito yung level niya. Press handle. And then, sweep side by side or up and down. So, before that, alamin muna natin yung ating fire extinguisher. So, meron na yung tinatawag na ito yung cylinder. Cylinder niya, yung katawan niya. The pressure gauge. Dito natin malalaman. Pero do not rely on the pressure gauge kasi kuminsan sira yung pressure gauge niya. Naka 12 o'clock pa rin siya. Pero minsan sumiyaw na. And then, the carrying handle. Ito yung carrying handle. Press level. Ito yung pinipress natin para may lumabas na chemical. No? Ang pag-press nito, ang gamit natin is yung ganito. Para mas may pwersa. So, kasi pag nakaganyan tayo, wala masyadong pwersa na kanawin. Unless na naaganito ka, mas mabilis, mas mag-aaral. Pag-bit-bit ng fire extinguisher, alagay sa dibdib. Again, yan. Hindi pwede yung pupunta ka sa fire scene, kung extinguisher mo, bit-bit mo, ganun-ganun. Diba? Swing. Ang tendency kasi niyan, pag dalawa kayo, napupunta doon sa fire scene, or paakyat ka na magdala whatever, baka kagaling-ganyan mo, habang tumatakbo, hindi mo napansin, ito, tumama na dito sa kasama mo sa likod. So, na-injured pa. Diba? Kaya kailangan ang bit-bit mo is, ganito. At least, naka-center of gravity ka. So, mas madali, proper. Mas madali siyang buhatin. Pagdating sa car seat, lapag, buksan, gamit. Tutok. Okay, press lever. Fire hose, extinguisher hose. And this is the nozzle. Paano tamang paghawak ng nozzle? Tamang paghawak. Hawak may asawa. Nakaganyan, ha? Hawak may asawa. Huwag yung hawak na nakaganyan. Bakit? Meron yan 100 PSI pressure. So kung ang hawak mo ganyan, pag-press mo, maagig lang pumawala. So, ang hawak sa dulo, huwag dito sa gitna. Kasi yung pressure niya maglalaro lang yan. Ha? Ganyan-ganyan yan. Yung ma-press niya. So, next, ang fire extinguisher natin is for first aid lang. Hindi siya yung malaki na yung sunog, gagamitin yung fire extinguisher. No? Ha? Pang first aid lang ang ating fire extinguisher. Halimbawa, maliit na yung sugat, pwede mo lagyan ng aid. Diba? So, ganun din sa fire extinguisher. Habang maliit pa yung apoy, pwede niya pang mapatay. Pero pag malaki na, hindi niya na makapatay yan. Ha? Diba? Pag maliit ang sugat, diba, band-aid lang. So, si fire extinguisher, ganun din. Band-aid solution lang. So, pag malaki na yung sugat niya, hindi na kaya yung band-aid yan. Marami na, ha? Gasa lang kailangan. So, yan si fire extinguisher.